karo personal na. Okay, tagala siguro ni Mahoy Sumas para mas maayo. Uniti ang kamang isa. Tutoki ha? Karo di malangay. Tayo po rin. Okay. Tagala sa naman ni Mahoy Sumas. Uniti. Tingawang mata ha? Mahal. I can promise you. To be perfect, but I will try very hard to believe. Make you happy every day, every single and day, on a special way. I promise to love you day by day. I love you. Thank you. Mahal, you are God's answer to my prayers. I vow to take care of you and love you unconditionally. We may have bumps along the way, but I promise to choose to love you under any circumstance. I will love you till my last breath. I love you. Ate sa mga kalakpakan. Okay, ikaw na paling tutunan sa microphone ko. Yes. Sige, na si Is. Kapag ganitin yung kamot kayo, may wala ba, kontak? Me? I vow to love you, to attempt to love you. Hold your head private and public. I promise to be faithful to God and to be able to lead you and our children to God. I will lead you in a loving leadership and commit to co-labor with you in an investment in God's kingdom. I love you, man. Sian, bigit niya ka mo, Sian. I promise you na mauti ka sa hato noong atong mga anak. Tapos, gumaw na to nga hindi na ta si away. Tapos, first, ay foremost, ay ano, always ta na faithful sa God para sa mga family. Thank you. I love you. Okay. Mag-upad ni Ace. Sa public ko noong sa bantay ko noong lang. Mag-upad ni Hawi-Hawi. Yan. Sige. Salamat na inyong mga panaak. Natawag klaro kayo. Nabati naman inyong mga panaak sinaray. Ay mo rin bahay mo sa atin na may mga panukpat ni sa inyo, kung sa inyo mga panahalap ang bahay sa usap-usap. So, hindi nga kabang tagaw na total sa itong mga sing-sing. Nalik mo? Yan, natagaw ko. Sakong tanaw sa musisig. Ikinasins para makita o pisikal na simbolo sa usap-usap. Na espirituhan ang panag-usa na pagkaiusa sa duha ka kasing-kasing. Ganun na sa pagkamatinodanong sa ilang gugma sa usap-usap, hindi nagsimbolo sa usap-usap kadalisa.
nga angay maghari sa inyo kasing-kasing. Lingin kini nagtimaan o gragigumain ninyo sa usag-usa, o ang Diyos gikinahanglan walay katapusan. Dawatan niyo kini mga sing-sing, timaan sa inyong bagila sa inyong mga kabinabit ng Kristo. Sa kong tanaw sa mga sing-sing, lingin kini. Huwag yung sinumpayan, huwag yung bugto. Ipakita lamang kini sa inyo unending love. Huwag katapusan ng mga kamatayan na mga bugto kini. So, maliwag ko sa mga lalaki. Kung ano, ako yang yung panindog ng mga kopo. Sa'y kong bugma ka nimo. Nagpakasal ako ka nimo. Sa ngalan sa mahal. At sa Espiritu Santo. Amen. Salon sa iyo kong buba kanimo. Nagpakasala ko kanimo. Sa ngalan sa mahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Okay. Balik mo sa inyong maling ulana. May natang sa awit. Samtang na ay sa ka awit. Hakong yang iyo abilo. Ang taon sa ilang mga bilo. Bilo. Ang bilo o sang timaan sa pagkausa sa lawa,
Karon paghimubit sa usa ka pamilya. Nilarawa sa diini ang kaugalingong kagustuhan sa pagpasakop sa babae. Sayang ba na? Tungod kay siya ulo sa ilang iusaw pamilya. Kung ang lalaki tigpanalipod o magbantay sa iyang asawa, human isablay ang bilo. Okay? Ang kunang timan usap sa usa ka relasyon nga walay pagkabukto, ingon usa ka lipon na hikot, nga dili mabuto. Kini ang simbolo sa iyong sahag sa iyong pagginugmaay sa dayon. Okay? Gapo ko para sa inyo, ha? Ginoong Diyos, tingat at na, ha? Naganay kami, nagpasalamat. Masa ka ng Focus, Lord. I pray, Father God, nga, isa pa mo, Lord God, sa ara, sarang, ilang mahimo, Ginoong, giyahin sila, kabangi sa Lord God. Pinagyo Diyos sa imong malang Espiritu. And Father God, salamat kay kini mga kopor, ibo silang likulo, ibo silang giyahan ka nun sa anang napagawago. Si Lord God, padayon, pag-inoong, na mag-akiusa, niya silang panagubal, niya sa panigipa. Father God, salamat ni ikaw, Diyos, na panalain ka niya sa ngalan sa mahan, sa musisan, at sa balang Espiritu. Amen. Hallelujah. Ato na sa Bible. Yan doon ginalikoy na ito sa to, panahon sa kasal. Napatay giga, ginahimong mga soap. No? Since the scripture, no? Kaya kini, importante, atong pakilin. Basahon ang pulo sa Diyos. Kung may pulo sa Diyos na giyon sa Psalm 119:5, niingon si Psalmist David, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Now, importante kayo pulo sa Diyos. Kaya naalili ang kumanpul sa Diyos nga sa Ephesians nag-ingon siya, "Bana higugmaa ang imong asawa." Asawa, magpasakop mo sa inyong mga bana. Importante kayo nga para sa inyong mga bago nga kopong nga mahimong mo mayong usubanan para sa inyong mga na makabasa gilong kayo. Diba? Memory manual. Pwede ko man ang guide sa imong mahimong mauswagon nga pamilya, malabuhon nga pamilya, madagayaon nga pamilya na adini. Pero dyan to naging siya. O day prayer ni dyan, no? Nga ilang madagay maayong panglawas ay ikinanglan. Mauswagon mo sa material, mauswagon malabuhon mo sa mga butang ng inyong malapuson mo. Bisan usab sa espirituhan nga bahin. No? Pero dyan to, mani niyo timanan, nasawa. Nadi ang promise sa Ginoo. Kung ato lamang kining ako lang tumanon, magbasa ko sa Ginoo. Pero kay nadi, kung namoy panahon sa kahadlok, panahon sa kakuyaw, nagyapon din sa pulong sa Ginoo, magigyan na to. Sa Diyos 1:9, nga siya, kumant kining, kasugo, nga siya, ayaw niya bulan. Kini mga pulong. Inuno, abasahan niya, pangalandungin niyo nini, sa adlaw o sa gabi. So, what is importante ng bahay para sa ato? Hindi lang kayo sa ang Bible, pagbasa sa Bible, hindi lang para sa pastor. Hindi lang sa pamilya, sa marati ayon, tantanan. So, importante kayo nini. Last na verse na yun siya, nga si Psalmist David, "Thy word abide in my heart, that I might not sin against thee." Iyag itipigan ang pulong sa Ginoo para dili siya makasala. So, nini nga kamuntagon. Jenny o Jimmy, kinasigasing ba niyo nga dawaton ang mga pulong sa Diyos? O inyo kinibasahaw? Mali, ma-assist ako. Tunol ang mga kwa. Bible. Para sa ila.
Si Mr. Ace, Mitchell. Okay. Pag-ingatak na akong gaya ito mga alagad sa Ginoo na may mga alagad sa Diyos ni Nicaron. Let's pray for them. Nga ninyo kabuntagon, ilagay sa pagbaadawat nila sa pulong sa Ginoo, ilang ipasalig ang isa ang katubangan sa Diyos, ilang basahon ang pulong sa Ginoo. Tumilig by Pastor Gloria. Mag-pray para sa ila. Ako gaya nyo ang mga pastor ng Asa Luwas. At ulang i-release ang blessing para ng mga couples na pagkaroon niya sa katutagon. Okay, may pray kayo. Bisa natin ka mga alagad sa Ginoo. Pwede tayo muli niya, sumutuwal siguro ka dali. Kaya bahin lang ka, mabandali. Dali siguro mga Pastor Jovi, mga pastora, mga kaoban, at yung mga pastora na kaoban, no? So, congratulations, hallelujah. Pray tayo ni na kopon na mahimodyo nila ang kinabuhi ang pagbasa sa puno sa Ginoo. Hallelujah. Ginoo, amo, di sulitan ka nimo, kini Ginoo, nga mga mag-asawa ka ron. Will we pray for your guidance sa kanila? Nabisan pa man, Lord, mahimodyo nila mo kinabuhi, mahimodyo nila ang kinaiya, na madagog sila sa mga pulong panahon, Ginoo, sa mga problema, mahimong kinaiya sa kasatang sa lingin ng pangyayira. Bless you, Father God. In Jesus' name. Amen. Okay, pwede lang mga alagad sa Ginoo balik sa Nicola. Yes. At tugas, tawag na ito, aras. Huwag itawag kinu ka ng tao. Ngayon at lukul ka sa Ginoo ng tao. Kining ang butang na magiyahan ni ka sa Ginoo. Kaya sa itong komunidad karon o problema sa itong naso, kasagaran nagbulag tungod sa kining salapi. Kaya kung sobrang na po nasahin po ng salapi, dili na usay mayong relasyon sa mga tiyayo. Maulog nga mahitabok nga lalaki mangita mudugang di mata di man ato kinaiya sa para sa Africa nga sa Rombik South Sudan Africa nga iyaw lagi pwede ra sa ila nga madaghang asawa kay maka ma, manikamot lang sila nga pagbuhi daghang baka para maka ada maka anada na kong asawa kay pero di rong asawa okay lang sa ila. Pero sa ato di man ato na kultura, may siya nga sa inong gano. Kung kulang pong salapi, problema gyapo, di ba? Sabati ayaw. So sa inong gano, pag gula gumikan kami kwarta, may sapi. Porque atong hunaon na nabutas atong hunaon na, mora na yung, ba, kanang, mora na atong, yunaon na lang, mora na yung makatabang na to, mora na yung, naga-giya na to sa iyong panag-uban. Kuparta na lang. So, muling yung delikado yung pasapunan sa Ginoo, ang pag-ibubo sa salapi. Pero salamat sa Diyos, nga nga kabuntagon para sa inyo ha, ng mga kopos. Niningatak na ha, yung ilo na kinimong butaga, salapi, gikan kinis Ginoo, blessing lang na gikan sa Ginoo. Para sa anakong tanang kayo, ato ako manigitin ang lansang tagpita ng ita. Diba? Okay, acknowledge sila ito ang Diyos, may tagyas ka ng butana. May mga tang faithful, sa iyo sa pulong sa Ginoo, matinod anong ta? Sa ito mga kita. Para sa inyo, sa ato din sa Diyos, kinagaris ka, ng mga atag ka sa ito mga ikapulo. Kaya kung man manigitin si Ginoo, kung may mga tang matinod anong na, faithful po ng Diyos, nga, mo-abless sa tangguan sa panalangin. Ang Diyos, o tago sa itong mga pakinanglan. O, di na naman problema kay na ay Diyos ako kita ang isaligan. Dili mo rin itong isaligan lang na mo ay magkabuhi. Na ay Diyos nga mag-provide sa itong mga pakinanglan. Okay? So, kuya, nasa itong ihatag na po. Okay? Ihatag siya.
Jadi sa pikas. Sa bana ha, sa bana, sa lalaki na. Okay, maminang tag-awit. Ang baliw ko kuha sa court. Hindi yung sunod ang bilo. Faithful na organ na maprobagin ang sa mga pakinaman. Bless the organ ang mga buwan. Salamat ka mo. Yung mga plano, giyahigin mo ka naman. Salamat to Diyos na ang pabor ang mga bilihan para sa nakinabuy sa ngalan sa mahan, sa gracious anak sa dalang espiritu. Amen. Okay, ganyan niya po yan. Sige. So, wangi ako sa kadakupon na ito ang witness. Dua ko witness ang isa kaninong kadakupon. Ambag bullpen ba? Nagana sila guys, confirm sila ang contract sa wedding. Dito baka nag-vlog ko. Grabe
Maskara pa. Makamu lang po. Kasi bapak, sirado akong bag ba? Sirado ko akong bag. Lord, salamat na ka ng Diyos. Magbukos ka na sa mga huwag ka na yung sinapta niya yung kapatid babaw. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. So,